Hello po sa inyong lahat mga kabiyahe. Ito po muli ang inyong coach, PD Master Daniel Causo. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Sa video po na to, mag-analyze po tayo ng mga games sa mga kasalukuyan tournament ngayon sa buong mundo. Ito po yung laro ng mga Grandmaster na malulupit. Okay? Ang tournament po na napili ko po ay yung tinatawag nilang Chessable Master 2020 na tinatanghal po ngayon sa Chess 24. Ito po ay nagkaroon ng elimination event. May dalawang group, may group A at group B. At ngayon po ay nasa quarterfinals na sila ng knockout system. So ang naglalaban po dito sa game na ipapakita ko ay si Grandmaster Vladislav Artemyev ng Russia at si Grandmaster Yan Nepomniachtchi ng Russia din. So ito po ay knockout system na. Okay? Pero bago po dito ako magsimula, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe yung aking channel at i-hit niyo po yung notification bell para ma-update po kayo every time mag-upload ako ng bagong video. That little mouse, 'cause I'm an albatross. Alright, so sa laro po na to, ang puti po ay si Artemyev at black naman po si Ian Nepomniachtchi, no? So ang tinira po ni Artemyev ay B3. Yan, ang B3 po ay tinatawag nila na Nimzowitsch-Larsen attack. Ayan, so pag nag-B3, ang common na reply E5. So, Bishop B2, yun naman yung idea ng B3 para mag-Bishop B2, Knight C6, E3, Knight F6, and then Bishop B5. Okay, so ang idea po ng Bishop B5, gusto lang pong tikman itong pawn sa E5. Kasi nga, pag kinapture po itong knight, D takes malilibre. At ang karaniwan pong tira dito ng black ay Bishop D6. At yun nga po yung tinira ni Ian Nepomniachtchi. Ngayon, para po sa mga hindi po familiar sa opening na to, kasi weird po itong Bishop D6 ng konti dahil hinarangan po itong pawn, no, sa D7. Kailangan kasi makatulak yan eh, para makalabas ng bishop. So dahil doon, hindi siya makalabas. Ngayon, dito po sa posisyon na ganito, pag meron pong B3, okay lang po yan. Bakit po? Kasi po, sa ganito pong setup, ang normally, mamaya-maya, no, after a while, mag-A6 dito yung black. Pagka A6 kasi, mapwesa pong kumapture yung bishop sa knight, tapos magdi-detex ka lang, at ayun na nga, hindi na kailangan mag-push ng pawn dahil nawala yung pawn sa D7, makakalabas na po itong bishop sa F5. Okay? Yun po yung pinaka-idea niya. Bakit kaya hindi siya pwedeng matrust tulad ng normal Ruy Lopez, no? Kasi pag nag-A6 ka, umatrust yan sa bishop A4, meron pong B5. Yun po yung pinakaiba pag may B3. So, dahil nga may B3 siya, okay lang po itong bishop D6. Dahil po, hindi naman siya makaka-atras eh, mapapersa siyang kumapture. Okay? So, Bishop D6, okay lang po. At yan po yung main line sa linya na to. So, dito po, Knight A3 ang itinira. Ang idea po ng Knight A3 ay dadagdagan yung pressure sa E5 by playing Knight C4. So, dito po, tumira ng Knight A5 si Nepomniachtchi. Medyo gumilid yung talon, no? Pero, ang idea po niyan ay pre-prevent po yung Knight C4. Para pag Knight C4, kakapturein lang. Ayan. So, ang ginawa po dito ni Artemyev ay nag-Bishop E2. Umatras yung Bishop. Another a little bit weird move, no? Kasi hindi sila sumusunod sa mga basic principle, di ba? Dapat don't move same pieces twice in the opening. Eh dito, hindi naman inatake yung Bishop pero lumayas na agad sa B5. Kasi po, meron po siyang idea dito na magna-Knight B5. So, binakate niya lang po yung B5 para mabigyan ng square yung knight. Kasi pagka knight B5, ina-attack yung bishop. Kung sakaling umalis yung bishop, malilibre po yung E5. Yun po yung pinaka-idea. Kaya dito, ang tinitira po ng black ay A6 to prevent knight B5. So, after A6, nag-C4. Ayan. So, C5. And then, knight C2. So, tumalo na sa papunta sa gitna yung knight. At ganoon din po yung ginawa ng black, nag-knight C6. So, pareho na silang umatake sa gitna ngayon. Kasi walang ginagawa sa gilid yun eh. Medyo may pagka-useless. So, dito po, nag-D4 na si Artemyev. Binuksan na po yung gitna. C takes D4, E takes D4, Knight takes D4. Pagka Knight takes D4, nag-Knight takes D4 din ang white. At gumawa dito ng napakagandang in-between move ang black. At ito po yung Bishop B4 check. Ayan. Dahil po kasi sa check na to, hindi po makapag-castling ngayon yung white. So, napilitan po mag-King F1. After King F1, yan na. Binawi na yung kabayo. E takes D4, Queen takes D4 at nag-castling na po yung black. So dito po, tinira po ng white ay Bishop F3. So, napakaganda pong idea ng Bishop F3 na yan. Ibalik ko lang ng konti kasi minsan iniisip natin ba't hindi na lang i-develop yung knight, no? Mas maganda pa. Okay din naman yung knight development na yan, pero mas maganda po itong Bishop F3.
Kasi po, yung bishop f3 nagbigay po ng pressure sa b7. At dahil doon po, hindi basta-basta makakalis mamaya itong bishop na to. Hindi nga makakasling yung white, pero may isolated pawn sa d. So, hindi niya basta-basta may tulak, pwede kasing pilahan yan at some point eh. So, yun po yung naging compensation. Hindi safe yung white king, hindi pa ganun kasi, pero yung black naman, medyo pangat yung pawn structure compare mo po sa white. So, dito po, grabe yung tinira ni Nepomniachtchi at hindi ko po inasaan. At ito po yung d5 lang. Ayan. Grabe, nagpakain lang ng pawn kasi libre yung d5 na yan eh. Tatlo po attacker niyan, isa, dalawa, tatlo. Tapos meron pong dalawang defender lang, isa, dalawa. So kulang, no? Simpleng mat yun, ibig sabihin libre. Pero itinira pa rin niya, bakit kaya, no? Nung trinay ko pong i-analyze yung laro, ang napansin ko, kasi nga, sa position po na to, medyo hirap po talagang lumabas ng bishop eh. Dahil nape-pressure yung b7. Kaya tingin ko, kaya po siya nag-d5, para po, pag nag-pawn takes, ayan, aatras lang po yung bishop sa d6. At natakpan na po ito since nag-pawn take siya. So natakpan na yung bishop. Ibig sabihin, anytime pwede na lumabas tong bishop sa c8. Though, one pawn down, ang kapalit naman nito ay nasa gitna yung king. Siguro kasi may mga idea siya na ganito, rook e8, bishop dito, tapos may mga check. Yun yung mga sigurong plano niya pag po nag-pawn takes, no? Kaya okay lang sa kanya magbigay ng pawn. At according hapo sa engine, equal lang po yun. Kahit one pawn down. Yun yung sabi ng engine. So dito po ang tinira po ni Artemiev ay bishop takes d5 lang. So hindi niya po sinira yung pawn structure niya, kinain niya lang po ito ng bishop. Kasi po hindi po siya pwedeng capture ng knight dahil may mati po sa g7. Nakatutok po yung dalawang pyesa sa long diagonal eh. Kaya hindi siya pwedeng mag knight take. So dito tumira ng queen c7. So dinipensahan lang at iyon na nga ilalabas na po yung bishop somewhere along this diagonal, no? Nag knight e2, so kinumpleto na yung development. Kailangan makapaglabas ng pyesa kasi yun yung problema, yun yung compensation ng pawn na binigay, underdeveloped plus yung king hindi safe. So dahan-dahan yan maglalabas. Rook e8 and then bishop f3. So bishop f3, bakit kaya umatras lang, no? Kung titingnan natin kasi pwede namang dito lang siya, hindi muna gumalaw kasi hindi naman siya pwedeng capture pa eh, dahil nga may mati sa g7. Bakit kaya umatras? Bakit hindi na lang siya nag-example? Rook D1 na lang, no? Rook D1 po kasi ay hindi ganun kaganda. Dahil po meron pala ditong idea na magbibishop G4 yung black. So, inaatake po ito. Ngayon, pag nag-F3 ka naman, magbibishop F5 lang, one po na pa rin dito yung white, pero nag-create po ng weakness. Nag-dark square weakness yung white. Dahil po naging weak po ito eh. Naging weak po yung mga square na yan eh. Ngayon, pwede natin i-exploit yan by playing something like bishop c5. Ayan, mga ganong idea. Kaya hindi po pinayagan ni Artemiev doon. At ang tinira niya po ay nag-bishop f3 siya. At least, wala pong square yung bishop sa g4. Kaya napilitan po dito, mag-bishop f5 na lang. So, after bishop f5, queen f4 at tinira ng white. So, pinapalit na yung queen. Yan po ay magandang plano para po sa white. Kasi, tatandaan nyo po ito, kapag po kayo ay lamang sa pyesa, dalhin nyo po sa endgame yung laro. Kasi pag nag-endgame po, lamang ka ng pawn, automatic winning po yun. Okay, plus yung king niya hindi pa safe, no? Pag king mo kasi hindi safe, most likely ma-attack ka o makukuha na ka ng counter-attack. So, kailangan mo pa rin ipalit ulit yung mga pyesa dahil less pieces on the board, less counter chances. Okay, tandaan niyo po yun. Kaya pagka queen f4, automatic yan, yung black po dito, hindi kakain. Kaya ang tinira, queen d7 lang, iwas lang siya. So pagka iwas niya, bishop takes f6, ayun. So binabasag na yung pawn structure, gx f6. At dito po, sa position na to, nag-blunder po ng malaki yung white. Tumira po siya ng knight g3, attacking the bishop on f5. Ang tanong, bakit siya blunder? Okay, so gawin natin itong puzzle. Pwede nyo pong i-post yung video for the meantime. Hanapin nyo po yung tira. Tingnan nyo kung kaya nyo makuha yung mga idea ng mga grandmaster. At pag nakita nyo ito, pwede nyo na pong i-play. Okay? So, itutuloy ko na po ngayon. Ang tira po na binitawan dito ni Nepomniachtchi na talaga namang tumapos sa laro ay yung bishop b1. Iniwas niya yung bishop. Ang naging problema lang, iniwas niya po ito sa square na kung saan pwede pa rin kainin, no? Anyway, ano bang idea nitong bishop b1? Ang gusto niya po mangyari, harangan po yung tore para po may mate na rook e1.
Ano bang mangyayari naman pag kinapture? Pag kinapture po kasi, meron po yung queen d3, ayun, at nasa pull na nga yung king, pati po yung tori sa b1. At dahil yan, masasabi natin, winning na po ito sa black, no? Kaya hindi pala pwedeng kainin. At dahil dyan, napilitan na lang na mag king g1 ang white. After king g1, rook e1, syempre, at humarang po yung knight sa f1. And then, queen d3, pamatay na tira, dahil po may threat na naman namate at ang hirap nitong depensahan, no? So dito po nagtry pang mag-improvise yung white, nag queen g4 pa, king h8, so miwas, bishop e2. So dumepensa para hindi mamate, rook takes e2, syempre libre. At tapos nag rook takes b1 pa siya, ayan, no? So medyo hindi pa siya sumusuko kasi rook takes b1, nabawi yung pyesa, plus pag kinapture mo yan, may queen takes e2. Hindi pa sumusuko, no? So lumalaban pa rin. Pero dito po may isang malupit na tira na naman yung black na talagang tatapos sa buhay ng white. At ito po yung bishop c5. So after bishop c5 kasi, no, na threaten itong f2, meron pong checkmate threat. At isa pa, nakahang pa rin itong tore sa b1. So hindi po madepensahan 'yan. Wala pong ibang tira. Like example, nag queen g3 ka para depensahan 'yan, kahit kainin na lang 'to, eh, no? Or kahit kainin din yan. So maraming tira na talagang talo na. Pero tumira pa rin ng konti ang white, ng h4 para maiwas yung mate. Rook takes f2. So idea is to discover check, saka para capture rin itong tori sa b1. Nag rook e1, sinave yung tori. And then rook f4, discover check na nga, makakain na yung queen. At tuluyan na nga po nag-resign si Artemiev Vladislav. Ayan. So napakalupit ng bishop b1 na yun, no? Lupit ni Nepomniachtchi. Very creative, no? Lupit. Okay? So, sana po may natutunan kayo sa game na to. At kung kayo po ay nag-enjoy at natuwa, huwag niyo po kalimutang i-like yung video at i-share niyo din po sa mga kakilala niyo. Okay? So, hanggang dito na lang po muli tayo. Ito po ang inyong coach, PD Master Daniel Causo. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli po natin pagkikita. God bless po. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.